morning. Bigyan ko kayo ng basic tip lang. Ito yung hawak ko na to na control. Si Pipi. At saka ano? Fix or constant na sinasabi nila. Yung variable. Pero yung ang tawag nito, ang meaning ng si Pipi is controllable controllable pitch sa propeller. Tapos si ang pinakaiba ng fixed propeller tsaka yung si Pipi sa blade ng propeller, dahil ito yung si Pipi na nagmamounted doon sa boss. Halimbawa, ito yung pinakakatawan ng propeller. Pag si Pipi nababali simultaneously yung propeller niya. Halimbawa, i-ahead mo isang makina, yung isang makina i-astern mo, nababali yung ano niya, yung ply niya, yung blade niya, ibig sabihin na babali. Kung fixed na naman na ang control mo, hindi nababali yung propeller, nag-steady lang yan. Ay ngayon, ito ngayon, yung hawak ko na to na telegrapho or control ng barko is si Pipi. Kaya na babali to yung ano niya, yung propeller. Kasi ito yung tip ng propeller, ito yung face niya, ito yung blade niya sa gilid. Tapos yung dito yung boost niya na nagpa-ply sa papunta dun sa may cork, no? Cork nozzle, ano? Ay, katabi ko si Chipina, kaya baka magkamali ako, kaya tinatanong ko eh. Eh, ngayon, ito naman, itong basic na to, pagka tinula ko to sa stribor, ito ay tinula ko rito sa may ahead, tapos yung isang makina, itutula ko rito sa may pupa, tapos yung timon ko is papuntang port side, magpupunta dun sa starboard side yung barko. Vice versa din, pag tinula ko yung makina sa port side na to, tapos tula ko rito yung isang makina sa stern, yung timon ko lagay ko rito sa starboard side, yung barko pupunta rin sa starboard side. Unlike dun sa yung una kong vlog na ESD, magkaiba yung ESD tsaka yung CPP control. Yung ESD, pag tinula ko rito, itumba ko rito yung ano niya, yung control niya, yung ikot ng barko na pupunta sa stribor. Pag liba, yung starboard side ng makina, itumba ko rito sa may port side, yung direksyon, yung ikot ng barko na pupunta sa starboard side. Option A, nag-agaw ito, yung baliktad ang ikot ng propeller, dahil yun eh, may control dun sa may propeller niya. Ngayon, yan ito, kung hindi ka marunong nito, madali lang sa tingnan, pero pagka ikaw na umawak, mahirap, dahil siyempre, unang-una, yung pakiramdaman mo yung karakteristik ng barko. Ang principle kasi nito ng CPP, 10 precaution bago mo i-start to yung CPP engine. Una-una, titingnan mo muna yung mga parameter doon sa makina, tapos kailangan zero yung angle doon sa bago mo i-start yung makina nito. Yung shaft niya, zero angle. Eh, ngayon kung may ang shaft niya is nagra-running, baka makakadisgrasya ka. Tsaka yung maraming, basta nakikita ko rin sa ano nila, 10 yung tip na kailangan bago mo mag-start yung makina, tsaka ipasa ng dagang makina rito sa bridge. Basic lang yung tuturo ko sa inyo kasi hindi naman gumagalaw yung barko. Nasa steaming na kami rito ngayon, palutang-lutang. Kaya hindi ko may matuturo sa inyo kung paano yung pagtakbo ng barko. Madali lang ito tingnan, pero pagka ikaw na umawak, kailangan tandaan mo yung karakteristik ng hangin, tsaka yung wind direction, tsaka yung movement ng barko mo. Hindi yung itulak mo lang kung saan-saan, pa port side o starboard side. Pero ngayon kung malakas yung kuryente, hindi mo mapatabi yung
barko. Okay guys, baka may kulang pa akong ano, kalaman dito, ipaki-comment na lang sa baba kung mayroon pa kayong mga katanungan. Thank you and good watch.